ayon kay Vice Presidente Sara Duterte, dapat umanong dinggin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng mga Pilipino hinggil sa pagsusuri ng hair follicle test sa halip na ang mas simpleng drug test na sa kasalukuyang ginagamit. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng pagtutol si Senator Chiz Escudero sa plano ng ICC or International Criminal Court na pinamungunahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang asawa na si Liza Marcos na nagdududa umano siya sa legalidad at layunin ng investigasyon na sinasagawa. Narito at ating antabayanin ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago at may init na balita. Malapit ka ng masipa talaga. Ma'am Marlene Enero, magandang gabi sa inyo. Vice President Inday Sara may pasaring tungkol sa polboron issue. Na umiinit na ho ngayon, painit na po ang panawagan na dapat nang magpa-hair follicle test itong si Ngagba dahil matindi na po ang pagkangiwi. Ngiwi to the left, ngiwi to the right na. Ganun nakatindi. Ayan naman natin, magiging sumbi ang panggulo ng Republika ng Pilipinas. Nako, ito bago ho ito mga kabisdak ho. Nung pag-akala ho natin ay karamihan ng mga tambaloslos, Ngagba supporters sa Kongreso, Senado ay gusto yung pautot ng Marcos admin tungkol ho sa International Criminal Court kasi kamakailan na itampok na rin ho natin dito sa Bisdak, Pilipinas na umano'y lalabas na ang warrant of arrest labang kay Vice President Inday. Vice President, sorry ah, hindi yung sabi ko ah. Lalabas na umano ang warrant of arrest ng ICC laban po kay Tatay Digong. Pero hito, nanibago po ako kasi kakaiba yung galawan ngayon ni Chiz Escudero si Boy Baso. Na inagawan nga ho ng baso ni Kukak. Aba, magulat ho kayo dahil mabigat po ang mga binitawang salita ni Chiz Escudero. Pwede na po nating sabihin laban sa mga nagpapakalat tungkol di umano sa ICC warrant of arrest laban kay Tatay Digong. Hello Mike, the Travelers. Magandang gabi ho sa inyo. Actually, mga kabisdak nga ako, wala naman akong ano eh. Wala naman talaga akong problema dyan sa ICC kasi sabi man ni Tatay Digong, sampalin niya yan. Sabi ni Epipanya Humiwat, Mr. Kilay yan. Si Mr. Kilay? Si Chiz Escudero? Di ba, Boy Baso yan? Mr. Kilay? Walang kilay. Sabi niya, patalsikin na barangin ko talaga itong mga animal. Sa Bisaya pa, labhaan kagyod. Hello sa Ravina and family, Efren Pinida, magandang gabi ho sa inyo. Pag ayaw niyo magpa-hair follicle test, labhaan kita, barangin talaga kita. Gulat ho ako dito guys ha, statement ni Chiz Escudero kasi siyempre ho, alam mo naman, kaya nagiging Senate President po yan ngayon dahil kay Kukak, dahil doon sa PIDEA leaks na ginigisa ho nila si Jojo Morales no sa Senado. Para bang, talagang ipinalabas ho ni Penguin Kukak. No? Ay sorry, di pa, wala Penguin. Talagang ipinalabas po nila ni Junggoy no at ni Boy Baso na itong si Jojo Morales ay yung credibility questionable. Ayan, nagkaroon ng pwesto, nagiging Senate tempore si Junggoy at nagiging Senate President ora mismo itong si Chiz Escudero. Sabi nga ho natin, ito yung kabayaran ni Kukak
sa sobrang panggigisa ni Chis Escudero at ni Jonggoy kay Jojo Morales na may kinalaman doon sa PDEA leaks nga. O ito mga kabistak, nakita nyo po yung larawan na nag-selfie ng pamilyang Duterte, Tatay Digong, Kung Pulong, at si Bior Baste, Inday Sara. Ayan na ho. Sinabi na ho ni Vice President Inday Sara kung ano ang kanilang pinag-uusapan dyan. Hoy, Vivian Plita, maraming salamat ho sa inyong pakulay. Sinabi na ho kung anong pinag-uusapan nila. At syempre, nagbigay rin ho ng statement si Vice President Inday Sara at ipinagtungkol doon sa isyo na pinupukol sa kanyang asawa na si Manz Carpio at kay Kung Pulong Duterte. Itong si Guban na sirang plaka. Tumungaling. Epatoblok guys. Ito po, mga kabistak, umpisahan na agad natin to bago. Nako. Banat, Chis Escudero. Again, hindi po natin alam kung alam na ho ito ni Kukak, ni Da Junior, ang statement ni Boy Baso. Patungkol to sa International Criminal Court, guys, ha? Kasi nga, ito man yung ginawang palabigasan ng Marcos admin at ginawang pananakot sa mga Duterte diehard supporters. Tayo dito nga, tinutrolls tayo, eh. Sinasabi, malapit na ang ICC Digong. Diba? Pero magulat ka dahil ito, appointed man ito ni Kukak, ni Da Junior, si Escudero. Pero iba yung templa, medyo mapakla. kung yung mga tuwad committee dyan sa Kongreso, mga sip-sip. Yung mga sip-sip dyan ng mga buhaya, sarap pagtatampalin, oh. Ay very consistent sa kanilang mga pagiging sip-sip patungkol sa ICC. Ito naman na iba. Si Chis Escudero na kakabigay lang sa kanya yung posisyon pagkatapos magawan ng baso. O ito po, pakinggan po natin mga kabisdak. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yon? Kung napakinggan nyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na eh, pero hindi naman daw kailangan sumuko eh. Yun, Philippine Court na nag-issue na, ha? Ano bang nire-reacta natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? In the event po na... Hindi, problema ko, kung ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Teka lang, ang bilis. Utang ina, bungad pa lang, oh. Sa sakit na ulo dito ni Kukak. Sabi ni Ma'am Maylin Vargas, ababa naman, 2 each. Alam mo ha, kasi nga, oo naman, saan ba kasi nakahanap kayo ng source na yan? Sino ba kasi nagsasabi na lalabas ang warrant o barrist? Ito ba ang nagsasabing ito ay spokesperson ba ng International Criminal Court at recognized ba ito ng ICC? Sige nga, sino ba yung nagsasalita patungkol sa ICC? Hello, Nailor, this is Paz. Di ba si Sundalong Kanin? At saka yung isa, si former Justice Carpio. Di ba? Yung nagsabi na malalabas yung warrant of arrest, sila Trililing. Yan yung ano, yan yung mga nagsasabi. O tablado kayo kay ano ngayon? Kay Chis Escudero, abogado man to. Kaso nga lang, Senator Chis Escudero, ngayon din nauobra ang mga abogado sa panahon ni Marcos. Dahil ang abogado ngayon, sila. Sila ang batas. Yung mga pinag-aralan ninyo, pagiging abogado, hindi na pinapakinggan. Aba, sabi ni ano, sabi ni Joanna Mi Gabriel, baka nagkunwari lang yan. Iwan ko kasi hindi rin natin masabi eh, kasi yung mga buhaya ngayon under ngagma admin mapaglin lang. Akala mo kakampi yung pala kaaway. Di-spy lang, no?
di natin alam. Hello po, Asusin Diala, pagkada gabi sa inyo. Sige nga, tuloy. Tama ba? Yun lang narinig ko. Mm. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. Mm. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisa na gusto siyang imbitahin. Kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Mm-hmm. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Mm. Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Dun sa, ngayon, di na tayo miyembro eh. Mm. So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng polis? Hindi ko alam. Mm. Hindi ko alam ang sagot. Nako! Legal ba na ipapatupad ng kapulisan yan kung sakali merong ICC warrant? Kasi nga, tama naman kasi din si Senador. Ano ba talaga? May jurisdiction pa talaga ang ICC sa atin. May punto si Boy Baso dito. Tama ka, Boy Traveler. Boy Travelers. Mike Travelers. Mm. Sabi ni Mamaylin Barres, pag narinig ni Kukak yan, tudas na yan. Gago. Tudas na talaga yan. Kasi may punto man kasi. Teka, kung walang jurisdiction po ang ICC sa ating bansa, kasi hindi man tayo miyembro nga, tapos ipinagpilit ngayon ng agba-admin, papasukin yung ICC, legal ba to? Legal ba ang gagawin ng mga kapulisan? Kaso nga lang guys, nakakatakot ang kapulisan ngayon eh. Tingnan mo ang nangyayari sa QGC. Kikita mo naman karahasan eh. Wala, nagiging legal ang illegal. Hmm. Sabi ni Balbino, patapusin mo salita, bisdak, huwag mong putulin. Hindi kasi, pagpatapusin ko, makakalimutan ko yung mga mahalagang bagay. Hinggan nyo na lang po. Kailangan po natin i-stop muna kasi nga, yung mga mahalagang puntos, baka makalimutan ko. Kagaya ho yung puntos na ito, na putangin na, magiging legal ba yung pagsiserve ng ICC warrant para ma-register agad sa utak natin. Hmm. Kasi kung hayaan ito ng taong bayan, itong ginawa ng mga mangagba, mutang ina, ito ay pagyurak sa ating saligang batas. Ini-insulto po tayo ng International Criminal Court at para bang isinuko na natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Ang ating konstitusyon wala ng silbi dahil pinapasok mo nga yung ICC. Anyway, wala naman kasi akong problema talaga sa ICC kasi Tatay Digong di man takot yan. Ang pinag-uusapan natin, talagang magpasampal ba talaga tayo sa kanila? No? Parang ganon. Hello po, Ate Charilo. Magandang gabi ho sa inyo. Sobrang ngangabag. Ngangabag. Kapabangag naman talaga ng mga animal. Ako sa akin, ha, sabi na nga nila, si Senator Chis Escudero, parang tuba. minsan matamis, minsan mapakla. Minsan din kakahanga-hanga, minsan din kapuna-puna. Minsan din sumasaludo ka, minsan din nagagalit ka. Ganon si Boy Baso. Sabi ni Dark Angel, magagalit ang taong bayan, idol. Sabi ni Victoria Donato, buti na lang nagsalita si Senator Chis Escudero. Alam niyo kasi pag abogado ka, talagang ang punto mo itong punto ni Senator Chis Escudero. Pero kung hindi ka abogado, abogago ka. Aba ho, mukhang hindi ganyan ang punto mo kay Senator Chis Escudero. O, pagpatuloy po natin. Hmm. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito? So marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment. Na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Tapos yung korte natin na lokal ang mag-i-issue. O hindi mag-i-issue, depende sa kanila. Teka. Mukhang pitsido ako dyan, ha. Legal ba talaga yan o hindi? Ano ba ang babasihan? Kasi sabi ni Senator Chis Escudero,
Kung legal, yung tayo yung mag-i-issue, magsiserve ng warrant. Tayo talaga, ganito kasi yun eh. Ang International Criminal Court kasi, wala pong law enforcement unit sila, walang pwersa sila, walang law enforcement, wala silang ganun. So ngayon, pag ikaw, miyembro ka ng International Criminal Court, isang bansa, magpapadala lang ho, nang kunyari, may papa-arestong ang ICC ng warrant of arrest. Ngayon, yung isang bansa, kung miyembro ka, ang magsiserve ng warrant of arrest, kapulisan natin. Papag-usapan sa korte kung isiserve ba natin ito, yung sinabi ng ICC. Kasi ang labanan dito, may jurisdiction pang ICC o hindi. Kung si Tatay Digong ang tanungin mo at mga abogado ng mga Duterte diehard supporters, wala ho talagang jurisdiction ng ICC. Pero nakakatakot, baka bigla hong baliktarin na naman ng Marcos admin ang katotohanan. Kasi sanay na sanay po ngayon ang NGBA na babaliktarin. Ang tama, ginagawang mali. Ang mali, ginagawang tama. Tingnan mo si Pastor Kibulo, yung kaso niya na buhay. Oy, merong paru-paro oh. Dinalaw yata ako ng tatay ko. Paru-paro yun? Paru-paro? Dito yung tatay ko oh. Yung kapangyarihan ng tatay ko, pinasali na sa akin. Okay, tuloy oh. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko pa masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Isa yun sa requirements ako. May jurisdiction sila. May jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagpa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga victim at naapi. So, depende. Again, pinapapag-aralan ko. Ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon. Hindi ito posisyon pa ng Senado. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot nitong isong to. At hindi ganun kasimpleng question legal lamang. Puta, no? Yung statement ni Chief Escudero ngayon, wala ho eh. Mahihirapan dito parang, di parang, hindi pabor. Hindi pabor po sa mga NGBA supporters kagaya ni Trillanes, Carpio, De Lima, yung mga dilawan, unity nila. Hello, Butangera, Butangera Mix Vlog. Hindi pabor sa kanila. Dahil kung tatanungin mo si Justice Carpio, may jurisdiction. Tatanungin mo si De Lima, may jurisdiction. Tatanungin yung mga supporters ng Marcos admin bago ngayon, unit team. Oh. Ay, putang ina, guys. Mukhang malayo yung kagustuhan ni Chief Escudero kumpara sa mga supporters ng Marcos admin. Kung tanungin mo yung tatlong kalbo sa One News, yung tatlong planeta dyan sa One News. Di ba yung tatlong kalbo ba yan? Dalawa lang yata. Sa One News PH, sino ba yun? Yung tatlong kalbo, dating dilawang political advisor, si Liamas, tsaka yung pa isa pang kalbo, yung parang si Tito Boy. Ganon. Hindi nila magustuhan itong sinasabi ni Chief Escudero. Pati si Contreras. Prop. Si Professor. Kasi nga, di ba ho, ang instruction dyan ni Kukak, magiging consistent tayo. Magiging synchronized tayo. I-demolish natin ang mga Duterte, ipalabas natin, may jurisdiction. Pero itong kang Chief Escudero, hindi ako magkaroon ng conclusion dito. Kung si Chief Escudero ba, ay yung statement niya, ay para ba sa mga Duterte? Or yung statement niya, ay nilalaro lamang niya ang sambayan ng Pilipino para magkaroon ng parang magkakaroon ka ng magugulo utak mo. Ano ba talaga si Chis? NGBA supporters or anti-Duterte? Medyo magulo nga. Nilalaro lang din tayo. Nilalaro din tayo ng taong ito. Baka namamangka sa dalawang ilog, baka nakaramdam na rin
si Cheese Escudero na baka hugutin itong singag ba, no? At ito sabi ni Larry Magalias, bay, pero sa huli niyang salita ni Cheese, ito ay katanungan lamang, nilalaro lang tayo. Nilalaro nga. Nilalaro nga tayo, ginugulo tayo dito. Baka siguro, magkaroon tayo ng kumpiyansa sa kanya bilang isang Senate President. Yung mga galit sa mga sa gobyernong ito, na Pro Duterte, magkakaroon ng kumpiyansa, ay si Cheese Escudero. Siya yung Senate President. Ano ako dito, medyo kampante ako kumpara kay Mig Sobere, hindi uto-uto. Kasi naalala nyo, yung sinasabi ni Cheese Escudero, rong kakapanumpa niya, sabi niya, wala po kaming ano dito, wala po kaming parang grupo-grupo dito, wala po kaming kampihan dito, basta ang pinag-uusapan lang namin kung ano yung tama. Naalala nyo po yun? Sabi ni Dennis Boy, parang si Tolentino lang yan. Di dapat pagkakatiwalaan, Judas daw yan. Butangera mix vlog. Dinadaanan tayo, ang tula niya, malalim ang Tagalog. Kasi puro katanungan eh. Wala siyang conclusion. Kaya nililito tayo, pinaglalaruan yung mga isip natin. Pero siyempre, para sa akin, kung naguguluhan siguro tayo dito na mga supporters ng mga Duterte, kasi ang linaw man din, na mayroong katanungan si Cheese Escudero patungkol sa legalidad di umano ng warrant of arrest labang kay Tatay Digong. Next month daw eh. Ano bang legalidad nito? Medyo para sa akin, sa atin, parang pumapabor. At ngayon naman, sa mga anti-Duterte, pro-Marcoses, unity mga dilawan, napapasel din ho sila. Napapasel din ho sila ngayon kay Boy Baso. Ano ba talaga Boy Baso? Yung baso ba ni Kukak, pagkatapos uminom ni Kukak sa baso mo, ininom mo rin ba yung inim na niya? Ang Diyos ko, animal! Ano ba talaga? Kung saan inim na ni Kukak, dun ka rin ba uminom, Boy Baso? Nilalaro nga. Nalala nyo? Ito po yung moment na ito. Moment in time. Ayan o. Presenting Boy Baso sa Senado. Ayan, inagawan ni Kukak, ininom. Nilagak, pinasang muli kay Cheese. Tumanggap uli ng baso. Ayan. Lumagok uli. Sabi ni Kukak dyan, imnan mo yung inimnan ko. Yan yun, oh. Kakatapos na yan. Lasingan sila, animal. Sabi na yung Sir Yossi Mature, ang lagkit ng tingin ni Madam kay Kiso habang iniinom ang wine. Ala, type siya. Parang si Dayon Jordan, ang lagkit. May lagkit pala. Sige nga, ulitin ko nga. May lagkit. Ayan, oh. Sige nga. San dyan banda? Ayan nga, huli ka! Huli ka, huli ka! Lagkit ng mata, nakakatakot ka, pambirang palaka ka. Ang galing ni Nicer niya si Mature. Pati laway ni Kukak, nalunok ni Kukak. Sabi ni Jesus Codero, nilawayan ko na yan, madam, matamis yan. Tama, no? Yan ba yung nangalagkit? Sabi ni Ana Marin, nahawaan na yan ng rabis ni Kukak. Sabi ni Susidiala, Philippines withdraw as a member of ICC since October 2017 and 2019. Ew! sabi ni ng isang trolls ni Leonardo, wala na bang may content na bago? Wala. Content ko lang talaga si Kukak, si Da Junior. Ito lang talaga. Kasi, yan lang naman talaga ang gusto ko. Bad tripin lang kayo. Problema? Di ba effective, Boy Baso? Ngayon lang naman namin na contento si ano, si Boy Baso ng agaw ng baso. Hello, I'm Lavlin Jibukawa. Sabi niya,
paulit-ulit daw ng content ko nakakasawa. Animal! Nakakasawa! Nakakasawa sa mga ngagba. Hindi nakakatuwa sa mga ngagba supporters at ano, sa kukak. Pero sa amin, pinagtatawa namin yan. Sayaman kami dito. Ayun, nasaktan ka. Uminom ka ng tubig. Baka ma-high blood ka, animal ka. Okay. Patangin na, paulit-ulit daw content natin. Hindi nila alam. Binapatrip din natin sila paulit-ulit. Ay, Leonardo, hindi yung content. Ang tawag dyan, advertisement. Leonardo, advertisement yan. Kasi di pwedeng kinukunik ko lang si Boy Baso kay Boy kay Kukak. Ngayon, kung ayaw mo makita yung nag-agaw si Kukak na anlandi ng tingin na parang kainin si Kiso di Bula, ay putang ina, kasalanan mo yan. Hindi ko kasalanan yan, animala. Baulit-ulit, pero nandito. So, wala daw kwinta vlogger. O, ikaw may kwinta ka. Animal, no? Wala daw kwinta vlogger, pero nandito, nang to-trolls. Sabi ni Leonardo, nag-aral ka ba? O, nag-aral ako. Tanungin mo, anong kurso ko, Leonardo? Sagutin kita. Bachelors of Tunga. Oh. Bachelors of ano bang kurso ko? Bachelors of Polboron. Major in Coca-Cola. Nag-aral pa ako sa Bangag College International School. De, kasi nakita man natin si Leonardo, si naiseryo si Mature man, nasabi, nakita man niya na lagkit ng tingin ni Kukak. Sige nga, para mabadrop si Leonardo lalo. O, sino ang mas malagkit ang tingin? Si Kukak, kay Chisi Escudero, o si Da Junior, kay Vice President Indaynara. Ayan na, Leonardo! Okay, Leonardo, total nandito ka naman. Napuna kasi na seryo si Mature. Sino ang mas malagkit ng tingin? Si Kukak, kay Boy Baso, o si Da Junior, kay Inday Sara. Niwal ka, Leonardo, eh. Hindi ko na sana ipiplito. Nandito ka. Lalo, alika. Mag-comment ka. Sino yung mas malagkit ang tingin? Content. Ito yung content. Sino ang mas malagkit na tingin? Kanina si Kukak o itong si Da Junior? Ano sagot, Leonardo? Undagin na, bading daw ako, animal. May anak ako, may asawa ako, bading. Ilang pulburong kaya naubos yung ugag na ito? Ay, Leonardo, dahan-dahan ka sa sinasabi mo kasi, huwag kang mag-alala, may anak na rin ako. Nung babad trip tong ano, Lisa Demonyo, Lisa Tanas Demonyo supporters, maraming salamat. Nag-like ka na ba? Kung hindi ka pa nag-like, mag-like ka. Kung hindi, magpakulay ka. Okay. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara tungkol dito sa pagtatanggol niya kay Kung Pulong Duterte. O, ito po at kay Man Scarpio. Follow-up question lang po. Na-answer mo na ito. Pero ay, bakit lang po kayo kumasa doon sa hama? Teka lang. Dito lang pala. Dito kabila. Pasok dahil. Pinawit po ang pangalan ni Kung Pulong at ni Attorney Mans sa issue ng pagpupus ni Kumano ng 6.8 billion pesos ng drug shipment. Ang plan to opinion. Ano po yung reaction dito? Unfortunately, I cannot speak from Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin.
yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano yung dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Okay! Makinig ka, Leonardo! Ay! Makinig ka kay Inday Leonardo! Alam niyo, tumpak dito si Inday Sara. Yung mga akusasyon kay Kung Pulong, kay Manscarpio, lumabas talaga yan nung si Inday Sara ay tuluyan ang kumala sa mga bangag. Oh. At nung umalis po Leonardo, si Vice President Inday Sara Leonardo sa amo mong aga ng ganon. Sa amo mong. Ay lalong nag-level up ang mga paninira, ang mga black propaganda ng amo mo, Leonardo! Ganda ng pangalan mo, pinabundak, Leonardo! Makinig ka! Total, nandito ka naman. Ayan naman talaga ang totoo. Magulat ka. Itong issue patungkol kay Mans at kay Kung Pulong, matagal na issue na yan, 2018. Tapos na yan eh. Wala mang findings itong Senado. Pero Leonardo! Itong amo mo, Leonardo, bangag talaga, Leonardo! Leonardo! Hindi mo maintindihan, hindi siya makamove on. Na si Inday Sara, ayaw talaga ng ngini. Na si Inday Sara Leonardo, ayaw talaga ng ngagba. Bakit ba? Hindi nyo maintindihan yun. Pinagbigyan kayo ng mga Duterte para yung apelyido ninyo mabangon muli at maipakita sa buong mundo, Leonardo! Makinig ka. Na kayo ay hindi masama. Na yung mga pananaw ng bawat Pilipino sa inyo na kayo ay mga nagpapahirap sa taong bayan, walang mga puso, walang mga kaluluwa, ay patunayan ninyong hindi totoo yan. Anong nangyari? Leonardo! Alam mo, ganda ng pangalan niya, Leonardo. Leonardo! Tay! Bili ka ng ano? Leonardo! Bili ka ng close-up na Colgate. Sabi ni Leonardo din, Tay! Bakit? Inaway ako ng ano, tindira eh. Bakit, Leonardo? Sabi mo kasi, Tay, bibili ako ng close-up na Colgate eh. Sabi ng tindira, walang close-up na Colgate! Ganyan kaya ta, Leonardo, animal ka, Leonardo ka? Pero Leonardo, ganito yun eh. Lumabas lang yun, tol. Yung mga paninira sa mga Duterte ngayon, nagli-level up, may tuwad committee pa, Leonardo! Nakinig ka? Itong si Kukak Leonardo! Animal, oh! Sinisira ang mga Duterte. Tapos Leonardo, pinalabas pa Leonardo si Guban! Animal ka, Leonardo ka? Pagkatapos magsabi ni Inday na ang inan ni Malaya ko sa inyo, mga bangag kayo eh. Mga mangga, manggagamit kayo. Tanggapin nyo, mag-move on kayo. Leonardo! Baka mahiblad si Leonardo, no? Tol, Leonardo, total, nandito ka naman. Uminom ka tubig, Leonardo. Baka mahiblad ka. Katuwaan lang kami dito.
Tingnan mo, nagpakulay tuloy si Ma'am Evelyn Bautista sa iyo, Leonardo. Maraming salamat, Ma'am Evelyn Bautista, sa pakulay. Thank you so much, oh. Nandito ka ba, Leonardo? Alay ka na, tol. Pintasan mo na ako ng pintasan. Okay lang naman sa akin. Wala naman problema yan, tol. Alay ka, tol. Usap tayo, tol. Baka sakali, may kayat ka pa namin, tol, na si Da Junior talaga ngagba. Nasaan na ba yun? Demetrio Leonardo! Nasaan ka? Okay. Ako, agree ako dun yung sinasabi ni Inday Sara. Agree ba kayo? Na lumabas ito dahil sa pagkalas ni Inday. Hindi kasi nila akalain na si Inday Sara mag-all out laban sa kanila. At tinagurian na nga ho si Inday Sara ngayon na bagong mukha ng oposisyon. Yan ang hindi nila matanggap-tanggap. Ito kasi, ako hindi ko maintindihan itong mga ngagba supporters, itong Marcos admin. Di ba ho, ang gusto ninyo, si Inday Sara, palisin ninyo, pag-resignin ninyo sa pagiging DepEd secretary. Yan ang gusto ninyo. Ngayon, tinupad ni Inday Sara yung kahilingan ninyo na mag-resign si Inday Sara sa pagiging DepEd secretary. Ngayon, mga ugag kayo, hindi pa kayo nakontento. Ang gulo ninyo. Takot kayo kasi si Inday Sara nagmistulang oposisyon na yung mga statement. Oh. Di ba inalisan na kayo yung gusto ninyo? Ano na naman ang gagawin ninyo? Ay, nako, ang gulo ng mga animal. No? Iwan ko ba? Kanino kayo nagmana? Nagmana yata kayo sa lulo ninyong bungal. Ronaro Arnold Rosales, maraming salamat po sa inyo. Sa pakulay, hindi pala sila nagmana sa kanilang lulo nilang bungal. Nagmana pala yan sa lulo nilang bangag. Tapos ito, magagalit pa sa atin. Babalik-balik daw content natin, animal. Ngayon lang naman napunta, napadpad sa atin. Mabalik-balik. Ito talaga itong mga bangag, oh. Bawas-bawasan yung pagsusolvent ninyo. Jem Arias, magandang gabi. Mana-mana talaga sila. Tuloy, Inday Sara. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan nating lahat kung ano yung totoong problema ng okay, tutuloy konti ng ating bayan. Kaya kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Okay! Alam niyo ho, Inday Sara, kasi hindi nila talaga kaya yan, Day, na tugunan yung pagtaas ng presyo ng bilihin, magkaroon ng murang bigas. Hindi nila kaya yan, Day. Yung ekonomiya kasi natin, Day, bagsak na talaga tayo, Day. Bagsak na talaga. Hindi na ho kaya ng gobyernong ito maibangon pa yung dating magandang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. Bagsak na talaga tayo. Yung magmura ang bilhin, wala na sa kanilang isip yun. Wala na. Ang nasa isip nila ngayon, gumagawa na lang ng tinatawag na diversionary tactics. Kailangan mag-ano sila ng panakit butas. Yun po yung ano talaga, Day, nasa isip nila. Ngayon, ang ginagawa ho ng ano, ng ngagba admin, kayo, Day, mga Duterte, sinisiraan kayo, nadadivert yung issue. So, nakatutok tuloy ngayon sa mga Duterte, nakatutok ngayon sa QOJC, Pastor Kibuloy, eh tama naman talaga. Ang pangunahing issue ng bayan ngayon, yung malanghabas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Lalong nagalit ang taong bayan dahil sa 21 pesos ng mga ugag. Ang hilig sa 20 ng mga animal! No? 20 pesos per kilong bigas. 20 million pesos sang araw nilaklak ng mga buhaya. Samantala, ito na naman, 21 pesos pagkasayin mo, mayaman ka bawat kainan. Eh, panakibutas talaga. Oh, tulayin tayo. During yung family dinner niyo last Thursday and
with FPRD Pulo. Okay, pakinggan rin noon natin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung pagkikita nila ni Vice President Inday Sara. Nung una kasi nanguhula tayo kung ano bang pinag-uusapan ng pamilyang Duterte. Kasi kumplito sila, first time nangyayari after na nanalo ni Inday yata sa pagka-Vice President. Kung hindi ako nagkakamali, first time nagkaroon ng reunion. Inday Sara, Mayor Baste, Kung Pulong, Tatay Digong, at saka yung nanay nila. Oh, ito, pakinggan po natin. Ito yung sagot ni Inday Sara. Kung Mayor Baste and sa mama mo, and also anong reaction mo na may nilulutong impeachment sa iyo po? Ah, okay. Sa family meeting nung nakaraan, wala namang napag-usapan na politics doon. Lahat yun na pag-uusap lang ng pamilya. Kasi yung mama ko, meron siyang dalawang birthdays. Dahil late registration siya, apparently nagkamali. Sabi ng lola ko, nagkamali daw yung registrar at that time, 1948. Ang sinabi daw ng lola ko, April, ang sinulat daw ng registrar at that time is August. August 14, ang nalagay na birthday ng mama ko sa kanyang birth certificate. So, dalawang beses kami nagsa-celebrate ng birthday niya. Isa sa April, kasi yun yung totoong birthday niya, sabi ng lola ko. And then, pangalawa is August 14. So, yung photo na yon at yung dinner na yon happened during August 15. One day after sa supposed birthday niya, sa birth certificate niya. So, walang napag-usapan na politika doon. Lahat ang pinag-usapan ay inisa-isa nila. Mag-asawa yung mga apo. Kumusta na si? Kumusta na si? Ano nang nangyari? Kaya ano? Saan nag-aaral? Mga ganun. Updating sa pamilya. Ayan lang naman daw yung pinag-uusapan nila. Yung picture na yan. Wala daw pinag-uusapang politika. Pero ako, para sa akin, sekreto na meron silang pinag-uusapan sa politika. Kasi first time to, guys, hindi talaga maiwasan yan. Magpapamilya, parang nag-reunion, mag-uusap, lalo na ho silang binibira ng nagba-admin, talagang may pinag-uusapan, hindi lang siguro sinabi ni Inday. Para sa akin. Kaya pala malapit ako sa mga Duterte din, no? Yung puso ko sa mga Duterte. August 14 din pala, yung birthday ng nanay ni Inday Sara, pero April daw, dalawang birthday, August 14. Yung nanay ko, August 15. Kasabay halos isang araw. Pero sa akin, guys, yung pagkikita nila, talagang mayroong pinag-usapan yung politika para sa akin. Siyempre, para kay Inday, wala silang pinag-usapan. Pero sa akin, hindi maiiwasan yan. Lalo na ngayon, painit ng painit na ang isyo patungkol sa pamilyang Duterte. Marami ng kalaban sila. Kaya nga sabi ko nung una, ito yung unity. Nagkakaisa ngayon ang apat na magagaling na Duterte. Inday Sara, Tatay Digong, Pulong Mayor Baste. Hello po sa inyo, Valerian Isnacia, at po Sakbang Maisog, Australia. Oy, birthday, happy birthday, Joey Gregorio. August 18 ka, tol. Happy birthday sa iyo, tol. More blessings, God help po sa inyo. Hello po, Valerian Isnas, maraming salamat po sa inyong pakuloy. Alam mo sa akin, guys, kung ako political advisor ng mga Duterte, kung ako lang naman, mas maganda mag-uusap po sila patungkol sa politika. At huwag sila masyadong mapagkampante kung ano po ang nangyayari ngayon. Sabi ko na nga ho sa inyo kanina, nung umalis si Vice President Inday Sara sa gabinete ni Day Junior, nagli-level up na ho ang paninira ng gobyernong ito sa mga Duterte. Lalong dumadami ang attack dogs ng mga Marcoses laban sa mga Duterte. Kaya nga ho ako, talagang nakapukos lang po ako sa issue. Nakapukos lang ho ako sa mga Duterte. Ipinaglalaban natin sa bayan
katotohanan. Kasi kawawa ho ang bayan natin eh. Napabayaan na ng mga nasa gobyerno ngayon. Dahil sa kanilang obsession, insecurities sa pamilyang Duterte. Dahil hindi po nila makuha-kuha ang puso ng masa. Ang puso ng maraming Pilipino, hindi nila kayang kukunin. Dahil yung pagkatao nila ay hindi para sa mga ordinaryong Pilipino, kundi para sa alta. May nag-comment kanina, Bistak, meron na namang fireworks sa Malacanang. Ganun sila ka-alta. Ganun sila kawalang kwentang leader ng ating bansa. Feeling ba nila na maraming mayaman na? Dahil 21 pesos na lang budget, putangina, mayaman ka na? O ito mga kabistak, pakinggan niyo po itong pasaring ni Vice President Inday Sara. Kung hindi mo ito magets nyo at mga ngagba supporters, mga ugag talaga kayo para sa atin. Patungkol po sa hair follicle test. Naku, malaman ho ito. Ito para sa akin ay pasaring, parinig, patutsada ni Vice President Inday Sara Duterte laban ho kay Day Junior. Makinig ganyan! Pasok, Day! Ito ba yun? Inawit po ang pangalan ni Kong. Sorry, ito. Follow-up question lang po. Na-answer mo na ito, pero bakit po kayo kumasa doon sa hamon ni Attorney Harry Roque na mag-undergo sa hair follicle drug test? And nagkausap na po ba tayo nila Davao City Mayor Baste and Kong Pulong regarding po doon sa hamon ni Attorney Harry? Hindi kami, yun nga eh, sayang. Sana kasi tinake up ko yan sa kanila doon nung sa akin nakalili. Kasi nakalimutan dahil hindi naman yun yung topic kasi ng conversation. Kaya hindi kami nakapag-usap sa about sa drug test. Kasi ang gusto ko sana, sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha. May third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Okay! Ako mas maganda dyan. Mas maganda yan. Sabay-sabay ang mga Duterte magpapakuha ng hair follicle test. Putang ina, tibag ka nyo dito nyo. O ngayon, kailangan may third party. Meron sa kanila, meron din yung iba para dalawang pagbabasihan, may pangalawa pa. Mas maganda nga ho tatlo para the best talaga kapag papaniwalaan sana naka-live para sa akin. Sabay-sabay ha! O tingnan mo, ang lakas ng loob ni Vice President Inday Sara magsabi na sabay-sabay sila magpa-hair follicle test. Ora mismo, sinagot ni Inday Sara yung hamon ni Attorney Harry Roque. At nagsalita yung Ali. O ayan, magpa-hair follicle test po sila. Ang tanong, mga ngagba supporters, si Day Junior, kaya bang sabay-sabay sila magpa-hair follicle test? Silang pamilya, patay lahat, positibo. Pag nagsabay-sabay sila, positibo, di amigo. Ay, di atay, oh. O ito, pasaring ni Inday, pasok. Yes. So ano? Bakit tayo kumasa, ma'am? Bakit tayo kumasa dun sa hamon, ma'am? Ah, well, yes, kasi narinig ko na panawagan siya ng mga tao. Panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na yung tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito, tapos legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan yung hinihingi ng taong bayan. Nakanyar! Narinig mo, Nyar? Tangina. Kung bungol ka, Nyar, bungol ka talaga. Kung ngagba ka, Nyar, ngagba ka talaga. Tingnan mo, bakit kumasa si Vice President Inday Sara sa hair follicle test? Kasi nga, pinapanawagan ng taong bayan. Oh,
Rinig mo, Nyar? Pinapanawagan ng taong bayan na magpa-hair follicle test si Inday Sara. O, di ba? O, si Dayon, Nyar, sinong nanawagan? Mga animal? Mga buhaya? Taong bayan din nananawagan, ha? Ilang taon na tayo nananawagan na si Dayon, Nyar, magpa-hair follicle test. Pero until now, bungol pa rin ni Mal. Oh. Tingnan nyo. E di ba usampal kay Ida Junior ito? Nyor, nagparinig na po si Vice President Inday Sara Duterte sa'yo na sila kumasa dahil nga pinapanawagan ng taong bayan. Kailangan mo itong papakinggan. Tama yung sinasabi mo, Jim Aris. Lead by example talaga si Vice President Inday Sara. Kaya sumunod ka na, Dayunior, sa panawagan ng taong bayan mismo. Sobrang dami na hong nananawagan ngayon sa Ngagba admin na ikaw, Nyor, magpa-hair follicle test ka. Si Inday Sara, wala pang isang linggo nagsalita. Pero itong mga poon ni Leonardo. Nandito ka na naman, Leonardo, animal ka, Leonardo. Yung poon ni Leonardo, hanggang ngayon, walang statement. Bungol pa rin. Tingnan mo, Leonardo, ah. Si Inday Sara, mataas ang kumpiyansa. Gusto niya, sabay-sabay sila. Magkakapatid si Tatay Digong sa hair follicle test. Kasi nga, yun ang sigaw ng taong bayan, hiling ng taong bayan, at dapat umano, pakinggan ng isang leader. Ikaw, Nyor, hindi ka leader? Di ka man nakinig, bungol man. Leonardo, makinig ka, Leonardo. Yung puhon mo, di ba leader yan? Sino man leader talaga? O lahat na, pa-hair follicle test kasi naguguluhan kami. Naglibog na kami. Naglibog na kami, Nyor. Ito, pasaring pa lang. Ito, parinig pa lang. O ngayon, magagalit na naman kayo sa amin. Sabi ni Para Sama sa TV, takot si Ngagba dyan, Bisdak, kasi alam niya, hindi siya pumapasa dyan. O, positibo naman. O, ganito na lang. Kung ayaw magpa-hair follicle test, utang da, parinig na to, pasaring na. Diyan, rin mo. Siyempre, taong bayan, o. Nanawagan ng tambo yan, makinig ka, hindi magbungol-bungol ka. Pag ikaw, gusto mo, magbakasyon kung saan-saan, gamit ang kaban ng bayan, ura mismo, nagagawa. Pero ito, Leonardo, pakisabi sa amo mo. Ilang minuto lang naman ito na sakripisyo pa hair follicle test. Buong pamilya kasi duda na kami sa mga mata nila. Oh. Sabi ni Joey Cabanero, nasaan yung mga tagapagsalita nila? Si Abalos at Gibo, tagapagtanggol ni Ngag. Hindi na nila kayang pagtanggol ito, guys. Alam niyo po ba? Meron akong nakilala na isang Marcos loyalist. Sabi niya, alam niyo, Bisdak, ang hirap ipagtanggol itong si Dayunior. Ito yung politiko na sinusuportahan ko na ang hirap ipagtanggol, nakakapagod. Dahil paulit-ulit na lang nagmistulang lutang. Sipin mo yung Pineda na gobernador sa Pampanga, nagiging Dennis Padilla. Yung Olympics sa champion gold na si Carlos Yolo, nagiging si Kaloy Loysaga, basketbolista. Paano nangyari? Gagi, oh. Tuloy nga, Inday Sara, oh. Ganun ka-importante, ma'am, na yung mga leaders ay mag-undergo sa drug test. And sa tingin po ninyo, kailangan pa ba talaga ng batas para sumailalim sa mandatory drug test o kailangan kusa na lang yan sa mga leaders natin? Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Okay, thank you. Salamat. Thank you po. Okay, narinig mo, Nyar? Hindi na yan kailangan ng batas para sa mga gustong magboluntaryo. Patunayan nyo, hindi kayo lutang. Pero maganda kasi yung batas kasi walang taka sila.
Pero kung ikaw kasi, hindi ka naman trupang ganon. Nasaan ka ba, Leonardo? Alam mo, Leonardo, kung hindi ka ganito, Leonardo, ayan, tingnan mo, Leonardo. Sabi na naman, Leonardo, paulit-ulit. Patalastas lang yan, Leonardo, animal ka. Leonardo, kung hindi ka ganyan, Leonardo, iba na yan talaga. Hindi na kailangan ng batas ni Kung Pulong. Wala na, tabingin talaga yung pangalan. Magboluntaryo ka kung bakit ka tumatabingi ba ng ganyan animal. Inan man, Yor. Oh, gusto mo ganyan, Leonardo? Nasaan ba nung animal? Kinausap ko, hindi lumabas. Yung hindi ko kinausap, nagko-comment-comment. Lutang din to, naka 20 white shirts din to si Leonardo. Sumagot ka, Leonardo, nasan ka naman? Nilagay ni Da Junior ngayon. Leonardo, kung nasan ka man ngayon, sana'y masaya ka. Hinahanap ka namin, Leonardo. Ano mang nangyari sa'yo? Wala kaming pakialam doon. Sana'y masaya ka. Sana'y matanggap ka sa purgatorio. Na-hide si Leonardo? Ba't yung hinide? Kawawa naman yun. I-unhide ko ngayon bukas. Sabi ni Tropang Dabawin niya, maawa ka sa amin, Panginoong Hesus. Alisin mo sa Malacañan, singag ba? Alam niyo po, Dabawin niya, eh, marami salamat, Midyo si Hesus, sa pag-upgrade. Ako'y naniniwala po talaga sa sa kasabihang na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Gawin natin. Pagtulungan natin. Pagsikapan natin. Sama-sama tayo. Maniwala ho kayo. Papakinggan tayo ng Panginoon. Yung ginagawa natin ganito, focus lang. Focus lang sa issue. Darating din ang panahon na itong ating pinaghihirapan sa kakadakdak, animal ka, Leonardo ka, ay bubunga rin ito. At sasabihin din ninyong totoo talaga. Totoo talaga na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaso iba yung nasa isip ko eh. Na kay bangag ang gawa, na kay kukak ang tama. Animal yan! Na kay bangag ang gawa, na kay kukak ang tama. Sabi ni Yasi, mag-ampo lang kita sa Ginoo na lang. Hoy, gawaan na niya, tulungan nyo lang kami sa laban na ito. Animal, Pilipino tayo, ha? Sama-sama tayo, babangon muli. Sabi ni Mare, Bisdak, nagulat ako, Bisdak, bakit? Alam mo, nakakatakot na eh. Pati pare, humingi. Pati pare, umuinom ng Coca-Cola. Pusabay ngayon. Sabi ni Arnold, baliktad, Bisdak. O, nabaliktad nga. Sabi ko, saan ka ba nakita na umiinom ng Coca-Cola yung pare ngumiwi? Okay yan, na bagong uso talaga ngayon, oh. Dumating lang Marcos sa admin. Uso na ganun. Uso na yung ganitong mata, pabudlatan, palakihan. Anong uso eh? O, ito. Ito yung sinasabi ni Marie. Ay, wag muna yan. Wag muna yon. Pakinggan muna natin yung isang pare muna, obispo. Tingnan natin. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Oy, Mike Traveler, salamat sa pakulay. Makinig kayo, Leonardo! Yung mga hindi pumalakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na kumuha ng mali. Pati pulis, pati sundalo,
takot. Aba, eh biglang, anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. Naka! Naroon po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Oy, Leonardo, narinig nyo? Yung sinasabi ng obispo, matritin kayo kung tatakbo ang mga Duterte. Kasi nga, matitino ang mga Duterte. Si Padrino nagsabi, obispo yan. Puta, hindi tanggap ni Leonardo ito. Hello, Nakers. 72, sabi ni Nurse, bulakin nyo yan. O, bulakin nyo pala ito. Eh, naka si Leonardo, di tanggap ito. Animal kang Leonardo ka. Ma'am Emily Tabrant, gandang gabi. O, Ma'am Emily Tabrant, magandang gabi. Sabi ni Teacher Bishop, mag-ingat ka. Nako, mag-ingat ka, obispo. Ako, gusto natin itong mga ganitong klaseng pananaw ng mga obispo. At ito naman, yung mga umingiwi na pare. sabi ni Mare, ito yung chismis ni Mare. Gusto nyo makita? Yung mga umingiwi. Mga, kasi marami mga. Nyor, nakakahawa ka, Nyor, ha? Pasok. Ma-import. Ma-import. Oh, inom na kaya ko lang. Sabay niya. Yung una yan, si Guansun lang mag-isa. Ngayon may mga pari na. Di ba? Nung una yan, nakita ko, si Guansun lang solo. Ngayon may import na, dalawang pari. Nimal ka, Guansun. Ayan lang naman, yung chismis ni Mare. Nakina nyo, nakakahawa ka talaga nyo. Sabi ni T.C. Ribis, nagdidimo pa si Guansun sa kasamahan niyang pare. Alam mo itong si Guansun, ito lang yung dilawa na hindi nadala nila. Papunta kay Ngagba. Galit talaga sa kay Dayun yun, no? Ano, no? Hello, Disnuts. Si Guansun, lahat na lang ng mga animal, ng mga dilawan, pinklawan, wala na, sumasang-ayon na eh. Sumasang-ayon na kay Dayunyor, yung lahat. Pero itong si Guansun, as in, wala. Hindi man nadala, talagang nanindigan talaga siya. Ganun ni Dayunyor, oh. Nanindigan, oh. Sabi ni Bijor Philippines, consistent si Guansun. Consistent nga. Maraming salamat sila. Pero yung iba nga, kanya-kanya naman sila pasipsip eh. Kay Dayunyor, kanya-kanya silang paipal para magkaroon ng pwesto sa gobyerno, kapangyarihan, makabalik sa Senado. Pero ito as in, wala. Ay, Ma'am Valerian Islas, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ngayon si Guansun, consistent siya na ganun nilang si Dayunyor. Plingan natin, 2012 hanggang ngayon, ito yon before in noon at ngayon. Oh. Malaya ka ba? Parang hindi. Masaya ka ba? Parang hindi. Bakit kaya tayo nagkakalito? Parang kailan lang ang ayos ng mundo? Nabudol ka ba? Di ko alam. Natutok ka ba? Sana naman. Bakit kaya tayo
kagaganito. Bangag pa rin noon at ngayon. Para sa'yo ang laban na to. Di ako susuka. Itaga mo sa bato. Ngagbaka. Ngayon at noon. Para sa'yo ang nagbanataw. Putang ina, sabi ni Esther, parang nangangati nang ang ngipin ni Dayonyar. Hindi lang nangangati. Sabi saya, talagang nag-grind. Nag-grind po yan. Anyway, maraming salamat po sa inyo. See you po muli bukas, alauna, imidya ng gabi. Patalastas po muna tayo. Tara! Ang saad? Bot-bot, pasok! Magandang gabi po. Happy Sunday! Maraming salamat sa mga nagpaulay. Sila, Ma'am Sheila, Mike Travelers, Midjoy Sheso, Valerian Isnas, Arnold Rosales, Evelyn Bautista, Vivian Plita, Sheila, Doc Amelia, at Cherry Tusaki, Sydney, Mama Inibit, Provido, Gloria Bande, Marusales, Isra, Isas. Ano ang masasabi niyo sa naging issue na ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng comment at mag-like, subscribe sa ating channel para laging updated sa mga may init at bagong balita.